Good morning! Welcome once again sa ating Shiloh, Kapihan! Marami pong salamat sa mga nag-stay, nag-intay. There's blessings in waiting. Wow. Amen. Kasama pa po ba namin yung mga kasama namin dyan kanina? Siyempre naman, dinig na dinig pa yung sound check natin. Ayan. So, ngayon, binabati namin ang ating mga international viewers. Okay, those who are watching with us, Pastor Melinda and Pastor Javier Ramos, and of course, Pastor KH and Auntie Winnie from Malaysia. Yeah. Yeah, so good morning then, mga people. Yan, Luzon, Visayas, and Mindanao, yun sa mga taga CDO, Batangas, Lucena, Quezon, sa Lucban, Manila, and of course, Cavite. Good morning, everyone. Good morning. At Winnie, welcome po namin lahat ng ating mga online viewers. Please tag yung mga family and friends po ninyo para kasama natin sila ngayong umaga dito sa Shiloh, Kapihan. Ayan, so binabati ko din po sila Tita Cecil, Ate Elijah from CDO, and of course, Michelle and Kuya Alvin. And thank you very much also for watching Tita Nanette and Antonio Miguel. Ayan, so I encourage everyone, please like, and share our video this morning. Amen. Ayan, so sabi nila Tita Nanette, moral lesson daw, mag-practice daw muna ng mic test. Yeah, lesson learned. Bago daw mag-live. Narinig kasi nila tayo nagpa-practice. Ganyan po talaga pag-live, hindi po pwedeng ma-edit. Okay, so bago tayo magtuloy-tuloy, Kirstie, pwede ba tayo mag-pray muna? Yes, kasi nabati na natin lahat. So ngayon, babatiin naman natin ang Lord. So let's close our eyes. Lord, good morning, Father God. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. And Lord, we continue to invite your presence, O God, as we have our Shiloh Kapihan, O God. Lord, samahan mo kami, O God. Lord, turuan mo kami, O God. And Lord, we want to know you more, O God. And Lord, I pray na sa mga nanonood ngayon, O God, that Lord, they will be able to have a peaceful morning, O God. Those who have worries in life, O God, Lord, you will cast away every worries in Jesus' name, O God. And those who need rest, O God, will rest in your presence, O God. And those who need encouragement, O God, will be encouraged by your word, O God. Thank you very much, O God, sa gagawin mo for today's Kapihan, O God. Lord, feel free to move, O God, for this is your Kapihan. In Jesus' name, Amen. Akala ko for today's video. So, meron pa akong tanong sa inyo, ano po yung career na word po para sa inyo? Kasi kayo na, di ba, nung nag-off yung camera natin, nagtanungan tayo kanina. Oo, so, pwede ba nating i-share yon sa ating mga viewers ngayong umaga? Yung career for me is yung tagapagdala. Nagdadala. You carry. Nagdadala. Ayan. Nagdadala ng magbuti or, ano ba yung second term? Yung maganda at hindi nakakatulong. Nakakapinsala. Oh, nakakapinsala. Okay. So, syempre, tayo po as a son and daughters of God, gusto natin na i-carry yung meron sa Panginoon. Amen, Amen po ba? Like last Sunday, tinuro ni Pastor Ramey, tinuro ng Lord sa buhay ni Pastor Ramey, yung we are the carrier of the presence of God. Yes. Amen. So paano nyo, kayo po ba parang bilang mga Kristiyano, paano nyo nadadala po yung presensya ng Panginoon araw-araw sa buhay ninyo? Of course, I always keep in mind that I am entrusted by God. So pinagkatiwalaan ako, hindi ng tao, kundi ng Diyos, ng presensya niya. So I need to carry it. Kaya I always remember yung word ng Lord na, we are the ambassador of Christ here on earth. So I represent Jesus habang andito tayo sa mundo. So nakakatakot kasi baka mas ma-misrepresent natin ang Lord and mapuna, 'di ba? Meron nolal na ngayon, 'di ba? May mga issue na gano'n na napupuna si Jesus pero tayo naman 'yun, nakakahiya sa Lord, 'di ba? Parang gustong sabihin ng Lord, bakit parang kasalanan
kasalanan ko. Exactly. Pero di ba kasi sabi nga pinagkatiwalaan tayo ng Lord. Pero meron, di ba po minsan napapansin ko din yun, merong sabay-sabay naman tayong nasa church. Pero bakit hindi siya talagang totally na dadala ng mga tao yung presence ng Lord sa loob ng bahay, kung saan man sila pupunta? Because nalala ko nga, kung hindi ka talaga seryoso dun sa gustong ipagawa sa'yo ng Lord, I believe mamimiss mo yung mga panahon at oras na gusto kang samahan ng Lord nung time na yon. At nalala ko yung verse ng Lord sa Isaiah 43:7. Sabi niya po dito, "Even everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed, whom I have made." Sabi nga dito, we are made for God's glory. Imagine, humarap ka po ngayon sa salamin, tapos yung mukha na yan, yung ikaw mismo, kinreate ka ng Lord talaga to carry His presence. Parang kung saan ka pupunta, meron kasama mo ang Panginoon. Amen. And it is an honor na maging, maging carrier ng presence ng Lord. Amen. And sabi pa nga po ito, we were put on this earth not for our own glory. Amen. Kumbaga, kaya pala tayo nilagay dito ng Lord, hindi para sa sarili natin. Amen. Hindi tayo, kundi para sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin talaga. All for the glory of yes, God. Yes, para lang talaga sa Panginoon. Wala na para sa'yo, wala na para sa kahit kaninong tao. Di po Amen. May song yun? Sige, sample for song. To worship you, I live. Di ba? So, and sabi po dito, but to bring glory to the one who created us. Naalala ko po yung word ng Lord sa 1 Corinthians chapter 13 verse 31, whatever you eat or drink, give glory to the Lord. Amen. Imagine yung buhay natin na pagising pa lang natin nagbibigay na tayo ng glory sa Lord. Tapos sa pamilya natin nakakapagbigay tayo ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Parang Amen. Ang sarap ng ganung pamumuhay po. Parang kapag inalis natin yung sarili nating kagustuhan at inalaw natin yung kalooban ng Lord sa buhay natin, I believe that's the time na talagang nabibigay natin yung glory for the Lord. Amen. Yan. Amen. Amen. Yung wala na yung sarili mo, ang Lord na. Amen. So, meron dito na sinabi nila, no? Yan, yung carrier kanina is tagapagkatiwala. Yeah. Wow, ayan. Sige po. Pwede nyo din po i-answer yung mga question na para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng carrier? And sabi dito ni Tita Nanette, kapag may mga atake ng kaaway, carry lang kasi carrier nga for the glory Amen. Of God. Talaga carry yan. Wow! Amen! Okay, so saan nyo po nagamit? When you carry the presence of God, saan nyo po talaga siya madalas o palaging nagagamit? So pwede nyo po yung sagutin. Sabi po ni Tita Ning, every day we have to give Him honor and praise. Amen! Amen. At sabi pa nga po dito, wow! Pwede na si Kirsty sa music team. Glory to God! Yan ang glory to God! Himala po yun! Glory to the Lord lang talaga yon. Amen? Yeah. Yan yung tinatawag na presence ng Lord. Amen. Sa presence lang yun ng Lord. Pag lumabas ako sa presence ng Lord, wala. Yan ba yung tinatawag na nakakapaminsala? Habag yun ang Diyos. Naalala ko nung kumanta si Kirst, talagang sinabayan siya ng kulog at tigla. Totoo yun. Pero tumila ang ulan. Yeah. Kasi kailangan niya nang umalis. Pinakinggan ng Lord ang kanyang tinig. Glory to God. Amen. One for the glory of God. Amen. Bakit naman, sabi ko nga nun, hindi naman ako kumakanta or kung ano man. Dito lang talaga yan. Sa Lord. Sa presence lang. Hindi ko siya nadi-discover dati. Ang Lord yung naka-discover talagang kaya sa glory ng Lord, kaya walang pinagagamitan yung kanta na yun or glory. Ay, hindi ka talaga yung totally kumakanta. Hindi talaga. Ako bata pa lang ako kumakanta. What? Iba talaga eh. Hanggang ngayon. Ayan, praise Ayan. God. So, Adigine. Ayan, so i-continue na natin ang pagiging carrier ng presence ng Lord. And sabi din sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received from God? You are not your own. Amen. Ayan. Grabe, no? Parang ano? Parang nasabihin mo lang that our body is the temple of the Holy Spirit. Tapos,
sabi nga dito yung sa uli, you are not your own. Amen. Amen. Di ba parang sabi nga, ang dali-daling sabihin yung verse na unawaan natin, pero talagang maraming mamamatay doon. Amen. Sa word na you are not your own. Hindi diba? Sa'yo yan. Hindi sa atin yun. Pero hindi sa atin to. O nga, sabi dito, yung a Christian's body is where the Holy Spirit lives. Actually, TG, nagkaroon ako ng revelation dyan ngayon. Yung tipong, di ba sabi nga, our body is a temple of the Holy Spirit. So, yeah. Ibig sabihin, ayaw niya naging marumi yun. Imagine, may pumunta sa inyong kapitbahay or kaibigan, tapos kinalat yung nilinis mo. Diba, parang hindi ka okay yung kapatid mo. Susunod na ba tayo? Diba, okay yung kapatid mo nag-invite ng kaibigan tapos okay. Nagkalat sila doon. Diba, yun pala yung pakiramdam na pagkatapos kong linisin, kakalatan nyo lang. Amen. So, ganun din pala ang Lord, no? Ayaw niya talagang makikitang marumi yung buhay ng bawat Christian. Amen. Kasi nga, diba, we are made in His image and own likeness. Kaya siguro talagang, siyempre, ang Lord is malinis, everything. So, ayaw niya din talagang marumihan. Amen. Amen. Tsaka, pag-carrier tayo ng presence ng Lord, it is no longer our will yung mangyayari. Kasi, Lord, let your will be done. Oh. Amen. Of course, hindi po natin pwedeng sabihin that I am a carrier of presence of God, then hindi malinis yung pamumuhay ko. Ayun. Parang napaka, kakaiba ironic. Ironic. Kakaiba yung gano'n na parang, oh yes, I'm a Christian, I'm worshiping the Lord. And yet, hindi sa kalooban ng Panginoon yung klase ng pamumuhay na meron ka. Ayan. Kaya sabi nga din dito, is we carry His Spirit in our body. And nabanggit na nga ni Kuya Omni kanina, and sabi dito sa Ephesians 1, Verse 7, in Him we have redemption, yung deliverance and salvation, through His blood, the remission of forgiveness of our offense, shortcomings, and trespasses, in accordance with the riches and the generosity of His gracious favor. Amen. So sabi nga, parang kung carrier tayo ng presence ng Lord at hindi yun nakikita sa atin. So kung meron mang bagay na patuloy na hindi na isusuko or kailangan pang baguhin ng Lord, ayan na yung word ng Lord sa inyo at sa Amen. Akin. Hindi lang po yan para sa isang tao, kundi para sa lahat po yan. Kung meron pa man hindi na itutuwid sa life natin, ayan yung word ng Lord. That sabi nga, tinubos tayo ng Lord sa lahat ng kasalanan natin. And this is the time para magpatuloy tayo sa pagbabago at sa panatilihin yung pagiging malinis, dahil yun yung gusto ng Lord sa ating buhay. Amen. Amen. Talagang naghahanap po ang Lord ngayon ng mga true worshipper. Talagang naghahanap siya ng malinis na sisidlan at hindi luma na sisidlan, because kapag luma talaga yung lagayan, pwede talaga siyang masira. At naniniwala po ako na kapag sinabing we are or I am yung temple talaga ako ng Panginoon, gagawa ako ng paraan para hindi siya marumihan. Amen. And because, di ba sabi nga, konting dumilang yan, ayaw talaga ng Panginoon. Sobrang linis. Ano ba yung term ate? Meticuloso ba yung tawag doon? Yung sobrang linis. Hindi ko alam kung tama yung term ko. Basta yung sobrang linis na... Tama naman. O yung sobrang linis ba na tao, ganun din ang Panginoon. Kasi sabi nga, gustong-gusto niyang nagdedwell sa atin. Gustong-gusto niyang lagi tayong nakakausap. May illustration ako dyan, kuya. Ginagawa ko to sa life group ko. So, like for example, isang bottle ng water, malinis, sealed. Di ba meron ngayon, sinalin lang. Ito sealed, okay, malinis. Pero nung binuksan mo, nagpatak ka ng onti lang, sabihin natin 500 ml yung bottle, and then kahit 1 ml lang nang galing sa Poso Negro. Alam niyo sa Poso Negro, yung sa Imbornal, ganun. 1 ml lang, tapos pinatak mo dun sa drinking water. Are you going to drink it, Ate Jean? Kuya Omni? Siyempre hindi. No. Bakit? 1 ml lang naman ah. 1 ml lang naman. Marami pa rin. Consider na pa kami ba pa tayo. Diba? So, ganun yung scene. Tawag doon, it contaminates us. So, kaya gusto ng Lord ng holy life. Hindi po pwedeng sabihin na maliit lang naman yung kasalanan. It contaminates si Holy Spirit. Ayon. Amen. So, babasahin ko lang po yung kanilang mga comments. Wala naman ata.
Ayan. Bukod sa everyday, carry the presence of the Lord from Tita Cecil. Ayan, sabi ng Tita Nanette, ikaw lang Ate Jean ang carrier ng Golden Voice. Ikaw lang daw ang ikaw lang daw may face mask. Ayan. Pero sabi nga, lahat tayo talaga carrier tayo ng presence ng Lord. Sabi ko nga, kayo habang nagpa-practice, parang habang nag-usap po kami dito, lahat tayo qualified talaga. Amen. Dun sa presence ng Lord na yun. Talagang gusto ng Lord, lagi natin siyang kasama, gusto ng Lord, lagi natin siyang ka-fellowship. Amen. Actually, gusto ni Lord tayong ka-fellowship. Amen. 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 Tsaka wala siyang pinipili. Actually, ayan na lahat. Pre-provide na ng Lord lahat ng kailangan natin. Yung presence niya, all of us are qualified. Tayo lang yung nag-disqualified kasi may mga ginagawa tayo, may mga ginagawa tayong ayaw niya, or hindi align sa kalooban niya. Of course, it cannot be. Amen. Yes, doon nga pumasok yung our body sa temple of the Holy Spirit. Amen. Talagang hindi atin to, talagang sa Diyos. Sabi nga dito, that's why our bodies are not our own to do with as we please. Amen. Christy? Ayan, ngayon naman, let me share yung Isaiah chapter 60 verse 1. Arise! Shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Ayan. Ayan yung sabi ng Lord sa Isaiah 60 verse 1. Sabi noon ng Lord, tumayo ka na sa kinatatayuan mo kung nadedepress ka, kung nahihirapan ka, kung nadidiscourage ka, or even nagkakasala ka. This is the time that God is calling you. Arise, di ba? My son, my daughter, arise. Kasi niligtas ka na ni Jesus, and alam mo ba, isang lapit mo lang sa Kanya, kaya niyang patawarin ka, kaya kanyang hugasin, kaya niyang ayusin lahat-lahat. All you need to do is arise. Kasi kung dyan ka lang sa kinauupuan mo, edi mag-i-stay ka dyan sa kasalanan, dyan sa kahirapan, dyan sa discouragement. But God is calling you to arise and shine. Kasi binigyan ka na ng Lord ng glory niya, ng presence niya. And you cannot experience it if you are still there kung nasaan ka. If you are not doing that, or you are not, you know, initiating the first move, the first step. Parang sabi ng Lord, anak, hakbang ka lang, ako bahala sa'yo. Amen. And for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Ayan ang Lord, He's waiting. All you need to do is to arise. Amen. Amen. And God wants to say, get out from your comfort zone, because you will never experience yung paggamit sa inyo ng Lord kung hindi ka aalis dun sa fear, kung para bang lagi mong lilimitahan yung sarili mo. Amen. Because God is limitless. Parang Wala, alam mo yun, lahat ng imposible sa atin, posible sa Panginoon. Amen. 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 Sabi nga, Lord, I want your glory. Lord, I want to be used by you. Pero ayaw mo umalis dun sa fear mo, ayaw mo umalis dun sa comfort zone mo. Then paano mo makikita yung sarili mo na ginagamit ka ng Panginoon sa paraan na gusto mong makita din yun. Amen. 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 Kaya po sa lahat ng mga nakakanood ngayon, if God is calling you, to be part of the music team. Yon! Kailangan mo na po talagang mag-arise and shine. When you arise, kapag talagang tumayo ka na, then yung glory ng Lord talagang mag-overflow yan. Amen. Sa buhay mo. Come and join us! Join or us! Maybe God is calling you para tulungan kami sa Kapihan. Amen. Or maybe God is calling you para to do the ministry sa mga tao sa labas, to win souls and make disciples. Amen. Amen. Talaga, ito na yung time para, alam mo yon, yung para bang yung entanglement talaga, yung para bang tinali ka, para kang mami. Amen. Yung gusto mo namang magpagamit sa, pero dahil nakatali ka sa kahapon, nakatali ka sa nakaraan mo, nakatali ka sa fear mo, hindi ka magamit ng Amen. Pag-imit. May revelation ako dyan, Kuya Shiner. Naalala ko yung kay Lazarus. Diba, si Lazarus, ni resurrection ni Jesus, as in. Pero, nung time na, tawag doon, nabuhay siya, nakaharap pa siya eh. Diba? Yun yung tradition nila. Alam mo ang ginawa noon, nagpatulong siya sa mga tao doon. Yun yung nag-unwrap. So baka you need help. Baka kung hindi mo na kaya, magsabi ka lang, dito naman kami, andito naman yung ibang mga tao. Diba? Kami lang to. Diba? Tsaka, magpatulong kayo, huwag ka mahiya, kasi kami din naman eh, wala kami dito kung hindi sa tulong ng Lord at sa mga taong pinadala ng Lord. Amen. Kasi diba si Lazarus,
kung hindi niya kaya ng mag-isa niya, meron siyang mga tao sa paligid niya na, diba, tumulong para mag-anak. So, amen. Baka yung mga inyong life group leader na pala yun at yung mga pala kasama nyo. Yan, huwag po kayong mahiya. Sabi nga, how you will know if you don't try? Paano malaman na kaya mo kung hindi mo naman susubukan? Amen? Amen. Kasi yung iba, ako talaga personally, na-encounter ko yung mga taong gusto nilang mag-share pero takot sila kasi baka ma-reject sila. Amen. Eh, part siya eh. Hindi naman kasi lahat ng taong share natin is i-accept yung sasabihin natin. True. Amen? Amen. Hindi naman, para siyang sa business, hindi naman lahat ng aalukan mo ng business mo ay kailangan yun. True. O kaya gusto nila yon. Yes. Kasi baka may mas gusto silang iba. Pero alam mo yon, naniniwala ako na kapag yung taong kinausap mo, maranasan na yung presence ng Lord, whether they like it or not, like it pa rin. Gugustuhin pa rin nila. Gugustuhin pa rin nila. Kasi iba yung presence ng Lord eh. Amen. Iba, nakaka-addict yung presence po ng Amen. Lord. Ay, sobra. Yung tipong ayaw mo nang tumayo kung saan ka nagpe-pray. Amen. Yung parang gusto mo nang yumakap sa paanan ng cross. Amen. Amen. Kasi iba talaga, hindi, alam mo yun, hindi, ako po, hindi ko talaga kayang i-describe, hindi ko kayang i-explain kung paano ko nararanasan yung presence ng Lord. Maiintindihan mo lang ako pagka naranasan mo na din yung naranasan ko. Amen? Amen. Amen po ba? Kaya po sa lahat ng mga nakakanood ngayon, talagang God wants na magamit ka niya because you are the carrier of God's presence. Amen? Amen. Talagang bit-bit mo na yan since day one, talagang binigay na yan ng Lord sa'yo. Kailangan na lang natin gamitin. Amen? Amen. At para tuloy-tuloy natin siya magamit, iba pa rin kapag meron tayong relasyon kay Jesus. Amen. Amen. So, if you want to renew your covenant sa Lord or gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, halika tayo manalangin. Sabayan mo ako sa panalangin na to. Panginoong Jesus, tinatanggap na po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Naniniwala po ako na pinako ka sa cross upang ako'y maligtas. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa pag-ibig mo. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At tulungan niyo po ako sa panibagong yugto ng aking buhay. And you don't need to repeat after me. We're just going to declare a blessing to you. Lord, we thank you, O God, sa lahat, Lord, ka naman, nanonood, O God. Lord, I pray na kung ano mang pinagdadaanan nila ngayon, O God, some of them are discouraged, O God. Lord, you are the great encourager, O God, ng buhay namin, O God. Lord, thank you that you already gave us your word, O God, that full of encouragement in Jesus' name, O God. That Lord, kung sino man, Lord God, yung nauuhaw sa pasensya mo, Lord God, Lord, you were gonna give it to them in Jesus' name, O God. Na Lord, mabubusog sila, Lord God, sa presensya mo in Jesus' name, O God. And Lord, for those who are napapagod, O God, Lord, you were gonna give them rest in Jesus' name. Keromoshe kelerea. And Lord, for those who need healing, O God, Lord, I speak healing in Jesus' name, O God. For those who need finances, O God, Lord, you are gonna bless them, O God. Lord, we apply the blood of Jesus, O God, upon every source of the finances, O God, na mga taong nangangailangan in Jesus' name, O God. For you are the Jehovah Jireh, O God. You are the God who will provide in Jesus' name, O God. And Lord, you are the God who is the same yesterday, today, and forever, O God. Lord, maraming salamat, O God, that Lord, you allow us to carry your presence, O God. Help us, O God, na maging mabuting katiwala, O God, ng presensya mo, Lord God. Help us to represent you, O God, in this world, O God. For we are your ambassador here on earth, O God. Lord, we will be able to share, to love, to speak, to think, and to move like you, Jesus, O God. Lord, maraming salamat, O God, dahil Lord, hindi namin to kaya kung wala ka. Thank you, Holy Spirit, O God, that you are the one who will enable us to do it, O God. And Lord, nothing is impossible to you, O God. Thank you very much, O God. Lord, we receive it, O God, in Jesus' name. Amen and amen. 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 So, lahat po, habang nagpipray si Christy, sabi ng Lord sa akin, sa lahat po ng mga gustong bumalik, sa lahat po ng tiyatawag ng Lord, sabi nga,
Welcome po kayo sa Shiloh family. At sa lahat po ng mga bago na tumanggap po ngayon kay Jesus, pwede niyo po akong kontakin, i-message niyo po ako sa Messenger para tulungan po namin kayo at mailagay po namin kayo sa cluster kung saan po kayo dapat na nakalagay. So mag-a-announce lang po ako, Ate Jean and Kirsty. So ini-invite po namin kayo sa June 11, 8 a.m. para sa ating Shiloh Couples Encounter. Please coordinate or look for Ma'am Letty Andrade or Pastora Alpha Mantillas. And also join us sa ating House of Power mamaya na yan, 6 p.m. Ayan, so ang Shiloh Kids po every Saturday at 5 p.m. So please contact Miss Ana Cerezo sa mga schedule na kung saan sila nagtuturo ng mga kids. So iba-iba pong lugar yan. Face to face. Baka, oo, face to face na po. Baka dyan na yan sa lugar nyo para ma-umaten yung mga kids. Yan. So please contact Miss Ana Cerezo. And of course, Sunday celebration at 9 a.m. So may pre-registration po ito. Required po ito. Kaya mag-register na po kayo. Amen. At salamat po Ate Jean. Kasama po ulit namin ikaw sa Kapihan at ating guest host. Baka maging regular. Amen. So, next week, 9 a.m., magkita-kiss po ulit tayo dito sa Shiloh Kapihan!